everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new favorites video. Actually, ngayon na lang ako ulit gumawa ng favorites video. Yung last ko pa yata ay last year pa. So please excuse me kasi medyo, hindi mas sobra, pero medyo marami akong products tuloy na i-share sa inyo kasi naipon na. So ito yung mga products na madalas kong ginagamit. Lately, currently, yung mga favorite ko ngayon from skincare to makeup, to brushes, at meron pa nga ditong home charva, home fragrances. So, if you wanna see what are my current favorite products, then please keep on watching. Okay, mag-start muna tayo sa skincare, kasi meron lang ako ditong tatlo. Unahin ko na yung alam kong, kung fina-follow nyo ako, alam nyo na ginagamit ko to at favorite ko to. And this is the Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera Soothing Gel. Ayan, ito yung sa Nature Republic. Marami ng brands na nag-carry ng aloe vera gel. Pero ito lang kasi yung unang na-try ko at nakasanayan ko na siya. So siguro pangatlong ganito ko na to. So, ang dami kasing benefits nito. Lagi kong nakakalimutan gumawa ng video about this one. Pero sige, gagawa tayo ng separate video about aloe vera gel. Gusto ko kasing makatry din muna from other brands kung may difference ba sila. Kasi may nagsasabi na, actually pare-pareho lang naman. Pero may mga nagsasabi kasi na yung iba daw malagkit. Pero ito, hindi. Maganda siya sa skin. Basta, sobrang napapaganda nito yung skin ko. Ginagamit ko siya sa skin ko, sa face, sa katawan. Ginagamit ko siya sa paa ko. And then, ginagamit ko din siya sa scalp ko, sa hair ko. So, gagawa ko ng separate video para pag-usapan natin doon kung ano ba yung mga benefits at kung bakit maganda yung gumamit ng aloe vera gel. Next skincare product is this. It's Skin GF Effector Power 10 Formula na Cookie Monster Special Edition. And nasabi ko na to dun sa Korean haul ko na kaya ko to binili dahil lang Cookie Monster edition siya. May kasama yung plushie na Cookie Monster, yung stuffed toy na Cookie Monster. Yun lang talaga yung unang dahilan kung ba't ko to binili. And 500 pesos to. Nabili ko lang siya sa The Makeup Revolution. It's a Facebook group. Nabili ko lang siya sa isang member doon, si Sis Des. Des nga ba yung pangalan niya. Ayun. So, hindi ko na alam kung saan pa ibang makakabili nito. Pero kaya ko din siya favorite aside sa Cookie Monster siya. Kasi maganda siya sa skin at ang bango niya, alam mo yun, luxurious. Parang fresh na pang mayaman yung amoy niya. Tsaka ang ganda niya nga talaga sa skin. Parang pag nilalagay ko siya, nakaka-refresh. Hindi siya malagkit sa skin unlike other serums. Nakaka-soften siya ng skin. Ginagamit ko siya after toner and before moisturizer. And then the last skincare product na favorite ko currently is this Etude House Baking Powder BB Deep Cleansing Foam. Ayan, yung travel size lang yung meron ako. I got this from sa PR kit sa Etude House. Actually, matagal na sa akin to. Tapos kailan ko lang siyang tinry gamitin kasi meron pa akong ginagamit before. Pero nagamit ko na siya. Gusto ko siya. Kasi alam mo yun, parang ang linis-linis ng skin ko. Feeling ko pati yung pores ko nalilinis niyang maigi hanggang loob. Deep cleansing foam nga siya talaga. Tapos hindi siya yung cleanser na pagkatapos magamitin eh sobrang soft at smooth ng face mo. Hindi, kasi squeaky clean siya. So, hindi man siya nakakalambot ng skin. Hindi naman yung drying skin mo, pero hindi man siya yung as moisturizing as, you know, other cleansers. Pero ang sarap sa feeling kasi alam mo ang linis-linis ng skin mo. So, pagka naubos ko to, bibili ako ng mas malaki pa, yung full size na. At ayun na ang mga favorite kong skincare currently. Move na tayo sa makeup! So, since nasa makeup na tayo, unahin ko muna yung mga makeup tools. So, unahin ko tong Jessop brushes. Lagi ko tong nakikita. Actually, unang-una ko tong nakita kay Helen on Flick. Tapos, nakita ko na binili niyo to kay Miss May Roque. Tapos, hindi pa ako agad bumili kasi nung timeline wala pa sa plano kong bumili ng brushes. Tinitignan-tignan ko muna, nagka-canvas-canvas muna ako. And then, dumating yung time na bet ko na talagang bumili ng bagong brushes, girl. So, ang daming variants ng Jessop brushes, pero ito lang yung pinili ko kasi pang eyes sila. And I realized na ang dami ko pang brushes na pang, actually yung pagka makeup artist ka at makeup enthusiast ka, I think you cannot have too much makeup brushes, diba? Agree ba kayo? Pero inuna ko lang muna yung sa eyes kasi nga mas kailangan ko na yung eye makeup brushes kaysa sa face brushes. So ayan siya. Pero itong Jessop set na to ng brushes, meron siyang kasamang blend contour and
tapered highlighter. So yun lang yung dalawang pang face, pero the rest of this brushes are for the eyes. Actually, ito, accuracy flat angled, pwede siyang pang concealer, and then pwede din naman siya sa eyes. So ayun. This set costs 1,500 pesos, 19 pieces yung brushes na to. Sobrang mura ng brushes na to for its quality. Talagang, ano eh, ang ganda ng quality niya, malambot sila, high-end yung quality niya, and professional looking silang lahat. Tignan mo. At saka nakasulat pa sa bawat brush kung anong code niya at kung anong brush siya. Kunyari ito, short shader brush yan, and the code is 214. So yun yung nakakatuwa sa kanya kasi maalala mo. I got this from Miss Mayro. Okay, lalagay ko po yung link ng Facebook at Instagram niya sa baba kung gusto niyo mag-order. I highly recommend these brushes kasi ang mura pero ang ganda ng quality nila. Next, brushes pa rin tayo guys, at nakuha ko din to kay Miss May Roque, at isa to sa best seller nila. Lagi kong nakikita to sa newsfeed ng Facebook ko, sa Instagram ko, and those are the Celine or Celine brushes. I don't know how to properly pronounce it, pero ayun yung spelling niya, S-Y-L-Y-N-E, Celine or Celine, ganun. So, meron siyang kasamang pouch, nandun lang kasi drawer, nakalimutan ko. Tinanggal ko muna kasi, tinabi ko, since nakalagay naman to sa brush holder ko. So, itong Celine or Celine brushes na to, itong buong set na to, 12 yung brushes niya. This is for only 999 pesos. Yung Celine brushes set na to, 999 lang siya. Sobrang mura, ang ganda ng quality, sobrang lambot. Parang duo fiber yung bristles niya. Ang ganda, meron kang malaking fan brush. You can use this to contour and to apply, what do you call this, highlighter. And then, ito yung isa sa favorite ko out of these brushes. Ito yung powder brush, and this is 101. May code din. Walang brush name, pero meron siyang code. Ayan, this is 101. Gustong-gusto ko tong powder brush na to kasi ang laki niya. So, ang daling matapos, tsaka ang lambot niya sa face, ganon. So, pag isang ganon mo, parang even na agad, ganyan. Favorite ko yan. Then, may kasama ding malaking tapered brush. And then, meron ding, what they call this, parang buffing brush. Sensya na kayong nakarinig kay Ingay sa labas, hindi mapamangkin ko. May kasamang buffing brush, and then, yung regular foundation brush, and then, itong mga to, merong eye makeup brush, eye shader, angled brush for your kilay, eyeliner brush, lip brush, and short shader brush. Ayun, actually, itong set na to, almost complete na siya. Makakagawa ka na ng isang buong makeup look using this Celine brushes. Kung gusto nyo makatry ito, mag-order na kayo agad kay Ate May kasi usually, ito yung unang nauubos kasi nga, in demand siya. Kasi nga, mura pero maganda yung quality. So, ayun. Next is another makeup tool, and that is the BYS Beauty Sponge. Actually, kay Queen Vito, ano, naluray ko na siya. Ang ganda niya, hindi pa ako nakakatry ng, you know, yung beauty blender, at hindi pa ako nakatry din ng Real Techniques na beauty sponge. Hindi ko tinatry yung sa beauty blender kasi namamahalan ako sa kanya. Pero, alam ko maganda siya. Marami nagsasabing maganda siya. Pero, ang ginagamit ko lang kasi mga beauty sponge na, lalo na pag ginagamit ko kasi sa client ko, yung alam mong disposable sila. Ito, ang ganda niya kasi sobrang lambot niya. Ever since na try ko to, lagi ko na siyang ginagamit sa pag-apply. Dati puro brush lang yung ginagamit ko sa pag-apply ng foundation. I'm actually not a fan of beauty sponges, pero nung na-try ko na yung mag-beauty sponge, nagustuhan ko na kasi mas magandang finish niya, at lalo na nung na-try ko tong BYS beauty sponge na to kasi ito yung pinakamagandang beauty sponge na na-try ko ever so far. At ang lambot niya, alam mo pag binabasa mo siya, pag nirarun mo siya underwater, yung parang ano siya, sa sobrang lambot niya, para na siyang clay, ganon. Pero pagka naman, pag piniga mo na siya, bumabalik naman siya sa dati niyang form. Tapos, kapag ka binasa mo siya, kunyari, tuyo siya, tapos babasain mo, talagang makikita mo na nag-e-expand siya. So, ang ganda ng sponge na to ng BYS. Sobrang lambot. Yung iba kasi, di ba, rough. Tapos parang pag ginan mo, ang tigas talaga ito. Ang lambot niya talaga. Sana nahawakan niya, pero maganda siya talaga. And this for only 299 pesos. Next, doon naman na tayo sa mga makeup na talaga. So, I have here two foundations na papakita sa inyo, and they are both from L'Oreal. Unahin ko na tong L'Oreal True Match foundation. Alam kong marami nang nakatry nito sa inyo, and alam kong matagal na to, lalo na tong itsura na to. Meron na kasi siyang isang version yung nasa mas malaking glass bottle. Ito, favorite ko siya kasi ang ganda ng coverage niya. Kapag nga tinatanong ako, what is the best drugstore foundation? Ito talaga yung sinasagot ko kasi ang ganda ng coverage niya. At isa pa, ang laki ng, alam mo yun, ng
selection ng shades niya. Merong for cool undertone, for neutral, for warm, tas ang dami talagang shades. And mas available yung ibang shades kapag ka-online kayo bumili. Pero sa mga malls, marami na din namang shades na available. So, ganda nito. Minsan nga ginagamit ko talaga yung foundation na to sa clients ko kasi maganda yung quality niya. And mas maganda pa nga to sa ibang high-end na foundation na na-try ko. And then yung isang L'Oreal foundation na papakita ko sa inyo, na favorite ko, ay yung bagong dating dito sa Pilipinas na L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation. I actually have a review about this foundation. So kung interesado kayong makita, yung lalagay ko yung link sa baba. Pero ayun o, ang daming nagsasabi na this is the best foundation for people with oily skin. At totoo nga, kasi sobrang matte ng finish niya. Ngayon lang akong nakaranas na mag-foundation na hindi na gumagamit ng powder to set it. Kasi ganun siya ka-matte. If you wanna know more about this foundation, lalagay ko po yung link ng review ko sa product na to para malaman nyo kung anong coverage niya. This is for 700 pesos, by the way. So, dahil favorite ko si Niki Tutorials, sobrang na-addict na din ako sa paglagay ng highlighter, nakikita nyo ba? Dati hindi ako madalas mag-highlighter kasi, wala lang, mas gusto ko yung matte yung finish. Pero ngayon, the tides have turned. Mas gusto ko na yung glowing yung skin ko. At ang pinaka-paborito kong highlighter sa lahat ng nagamit ko ay yung What's Up ng Benefit talaga. Ang ganda niya talaga. I can use this alone and then mas bongga pa kapag ginamit ko to and then lalagyan ko siya ng highlighter in powder form sa ibabaw. Talagang grabe, sumisigaw yung highlighter ko, ganun. So this is what it looks like inside. Na parang flashlight, di ba? What's up kasi, kaya what's kasi, di ba? Alam mo yun, parang umiilaw yung mukha mo. Kaya ngayon nga yung design ng kanyang packaging. And then sa bottom part niya, merong smudger. Or parang ito yung gagamitin mo para i-blend siya. Pero I rarely use that. So ayun nga, addict nga ako sa pag-highlight, diba? So meron pa akong isang paborito na highlighter ngayon. At yun na yung Sleek Highlighting Palette in... Ay, nakikita niyo ako doon. Yung Sleek Makeup Highlighting Palette in Cleopatra's Kiss. Ang ganda pa ng packaging niya. Gold yung itsura niya. And then sa loob, ayan yung itsura niya. Meron siyang apat na highlighter. Pero yung dalawa dyan cream, yung dalawa dyan powder. Itong dalawang to, ito yung cream. And then itong dalawang to yung powder. So maganda dyan, i-apply mo muna yung cream, parang yung sa WhatsApp highlighter. And then para mas bongga siya, parang siniset mo yung cream highlighter, gagamitin mo naman yung powder on top. Pero ngayon, ang gamit ko lang, yung shade na Sphinx, itong highlighter na to. Ayan. Wala akong nilagay na cream ngayon. Yan lang alone, pero kita nyo naman, diba? Bongga. And then next, I have here my newest favorite eyeshadow palette. And this is the best eyeshadow palette na try ko sa local cosmetics. And that is the Jazzy France Sleek Matte Eyeshadow Palette. Meron na po akong review nito. Kung gusto nyong malaman, kung gusto nyong makita yung tungkol dito sa Jazzy France Sleek Matte Eyeshadow Palette, again, lalagay ko po yung link ng video sa ibaba. Pero papakita ko lang sa inyo yung itsura niya. Magnetic siya. Ayan o. Tapos ayan yung shades niya. Lahat matte at sobrang pigmented. Sample lang. Nagpakita ko ng swatches, of course, dun sa review video. Pero tingnan mo yun o. Sobrang pigmented. Isang swipe lang na ganun, diba? Although limited yung shades niya, okay lang. Kasi ito yung mga shades na usual na ginagamit ko, pati na din sa mga clients ko. Ang ganda niya, sobrang pigmented, buttery yung texture. Basta kung gusto nyo malaman yung tungkol sa palette na yan, again, panoorin nyo po yung review ko and demo sa Jazzy Sleek Matte Eyeshadow Palette na to. My next favorite makeup is this NYX Blotting Powder. This is basically a pressed translucent powder. Ayan siya. And this is a shade light medium. Hindi ko alam kung ano pa itsura ng iba, pero translucent lang naman siya. Ginagamit ko to sa kapag yung foundation ko e kamatch na ng skin ko, hindi na ako gumagamit ng color powder, mga translucent na lang. Isa to sa pinaka-favorite kong translucent powder kasi hindi masyadong nahuhulas yung makeup. Tsaka hindi nagkikrease yung eye area ko. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, meron akong lines dito. So yun yung mabilis mag-crease. Tapos, I have oily lids. Pagka hindi ako nag-eye makeup, pagka yung for everyday makeup lang, ganyan, pag-aalis lang ako saglit. Ito yung ginagamit ko sa eye area ko para hindi mag-crease yung lids ko. At it really works. Ang ganda nitong powder nito. This is for 600 plus pesos. I bought this from Beauty Manila. But of course, you can buy this sa mga NYX counters.
And I'm not sure kung saan pang ibang online store nyo to mabibili. Pero ayun, NYX Blotting Powder. Nakalimutan ko palang isama to sa skincare kanina. So, ito yung favorite kong sunblock as of the moment. And this is the VMD Hypoallergenics Armada Sport 70. Ang tagal lang itong sunblock na to. And I think this is one of the best and one of the most popular sunblocks out there. So again, this is the Armada Sport 70 kasi it has SPF 70. Ang ganda nito kasi kapag iniisip mo na pag mas mataas yung SPF ng isang sunblock, mas nagiging malagkit siya. Pero ito, hindi. Para lang siyang moisturizer and then when you apply it on your face, on your skin, na-absorb siya agad ng skin. That's why I really love this sunblock. And guys, huwag niyong ineneglect yung sunblock nyo. Promise talaga. Ang laking tulong na to. Hindi nyo pa makita sa ngayon, pero pag kayong mas nag-age na kayo, doon nyo makikita yung tulong ng isang sunblock para sa skin nyo. Next is this Kathy Doll Geisha Motero Gel Liner Pot. Gusto ko to kasi, ang ganda niya kasi pagka nag-set na siya, hindi siya nag-smudge and then black na black yung, what do you call this, yung kulay niya. Actually, it's available in different shades. Then meron din siyang kasamang brush. So, diba, ayan, ito yung takip niya. Tapos, dun sa takip niya, nasa ibabaw yung brush. Then, lalagay mo lang siyang ganyan. And then, voila, meron ka ng eyeliner applicator. Tapos, ayun, actually, yun yung gamit ko ngayon sa upper lash line ko. Ang ganda, diba? Black na black siya. And then, tumatagal siya. Hindi siya nag-smudge siya. So, yun yung gusto ko sa kanya. Itong susunod kong papakita sa inyo, yung pinaka-paborito kong mascara of all time, and that is the Etude House Curl Fix Mascara. Ang ganda nitong mascara na to. Kaya red yung cover niya, may mga strawberry, kasi ito yung galing sa strawberry edition nila, yung Berry Delicious line nila. Anyway, kaya ako gusto to, kasi sobrang nasiseparate yung lashes ko, nalilengthen niya, nabuvolumize niya, naka-curl niya, at kahit na anong gawin ko, hindi nag-i-smudge, hindi kumakalat yung pilik mata ko. Very, what they call this, maingat ako sa pagpili ng mga mascara kasi nga gaya ng binanggit ko sa inyo kanina, I have oily lids. So kapag matagal na, usually, tas hooded lids pa ako, so depende rin kasi sa eye shape nyo yan. Kapag yung mascara, hindi siya maganda sa akin, kakalat na siya agad sa ilalim ng mata ko. Pero ito, kahit na umiyak na ako, kahit na anong gawin ko, kahit pagpawisan na ako, makatulog ako, nandun pa rin yung mascara at hindi siya talaga nag-fade, hindi siya nahuhulas, hindi siya nag-smudge. Yun talaga yung experience ko sa mascara na to. Yun nga lang, dahil ganun siya kagandang mascara, ganun siya ka-waterproof at smudge-proof, medyo mahirap lang siyang tanggalin. Pero ang ginagamit ko dito para madali siya matanggal yung mga cleansing oil para, you know, mag-melt off siya sa lashes ko, tsaka ko siya hihilamusan. Sobrang ganun. Isa pa pag ginagamit ko to, parang bukas na bukas yung eyes ko, naiiwalay niya ng maayos yung lashes ko, lengthening siya kapag nag-curl ka lalo ng eyelashes, talagang sky high yung eyelashes mo. And then, minsan kasi tinatamad na akong mag-eyelash curler. Pag ito ginamit ko, kahit wala na talagang eyelash curler, naka-curl niya yung lashes ko. Ang ganda niya. Next, I have here two eyebrow pencils. Ito yung paborito kong eyebrow pencils as of the moment. Unahin ko muna itong sa Maybelline kasi ito yung mas matagal ko nang ginagamit. This is the Maybelline Master Brow Pencil. Ayan, borado na yung label niya. This in the shade, ano ba, wala na rin, but parang brown gray siya, gray brown, parang ganyan, and retractable siya. Gustong gusto ko tong gamitin, tong eyebrow pencil na to, pang everyday makeup, ganon, ayan siya, ayan po yung shade niya. Medyo mahirap nga lang siya kapag nilalagay sa kilay, to the point na minsan kapag harsh ako maglagay, and nalalagas yung kilay ko, pero gusto ko siya, kasi ayoko yung mga eyebrow pencil na masyadong creamy, na masyadong waxy. Ayoko din naman yung dry na dry. Pero ito, parang somewhere in between siya. Kasi yung mga ganong finish ng eyebrow pencil, mukha silang natural. Kaya gusto ko tong eyebrow pencil na to ng Maybelline. And then the other eyebrow pencil that I love is this Aphrodite Eyebrow Pencil. Yun yung nasa kilay ko ngayon. Ayan, parang ganon din siya dun sa Maybelline Eyebrow Pencil, Maybelline Master Brow. Mas creamy lang to ng konti, pero hindi siya ganun ka-creamy at hindi siya ganun ka-waxy. Ganito nga yung mga uri ng pencil na gusto ko. Itong eyebrow pencil na to ng Aphrodite, mas pigmented siya kaysa dun sa Maybelline. So, pag gusto ko ng mas natural, yung Maybelline yung gagamitin ko. Pag gusto kong mas on fleek yung kilay ko, itong Aphrodite yung
ginagamit ko. And then next, I have here the Pink Sugar Sugar Tint Lip and Cheek Tint in the shade Queen B. Yun po yung nasa lips ko ngayon. Favorite na favorite ko tong liquid lipstick na to. Liquid lipstick ko siyang kutawagin, pero actually, lip and cheek tint siya, pero para na rin siyang liquid lipstick. Kasi bagay siya sa kahit anong makeup look. Actually, kapag nagme-makeup din ako sa clients ko, and then bibigyan ko sila ng option sa lahat ng mga lipsticks na dinadala ko, ito yung madalas pinipili nila. Kasi ang ganda niya, hindi siya ganun ka-dark para sa isang day makeup, at hindi naman siya ganun ka-light para sa isang night makeup. Ang ganda niya, perfect siya sa kahit na anong occasion. Makikita nyo naman, di ba? Ayan. So, ayan. 300 plus tong sugar tint na to ng Pink Sugar. I forgot the exact amount. Again, lahat ng details sa information box sa baba po. Okay, so this is the last for my makeup, my favorite makeup products. Ito yung Dings and Lashes. I bought this from Shopee at na-discover ko to through my good friend, Jelay sa aking Tweenie. Hi, Tweenie! Thank you so much sa pag-recommend kasi addict yun sa Shopee. Addict siya talaga sa Shopee. So, nirecommend niya sa akin tong Dings and binigay niya sa akin yung seller sa Shopee na nagbebenta nito, and nakakatuwa. Lalagay ko din po sa information box sa baba kung sino yung seller sa Shopee, nakalimutan ko na kung sino. I think parang 90 pesos lang to. Ang mura niya, pero ayun o, yan yung pilikmata ko. Para siyang wispy lashes, para siyang mink lashes na din yung dating niya. Ang ganda. Ang ganda talaga. Ayan. And ang mura lang niya, yung isang ganito, meron siyang 5 pairs, pero kung aalagaan mo yung lashes mo, matagal mo naman siyang magagamit. So, yung code niya is A20, pero hindi naman ako nakikita ng ibang type of lashes ng Dings and dun sa seller na yun sa Shopee. Ito lang, yung A20. Pero kung sakali lang na meron pa silang iba, ang nasa akin po ay yung A20. Ayan. Those are all my favorite makeup products. Ngayon naman, yung last 2 products na papakita ko sa inyo, yung ginagamit ko dito sa room ko, mga home fragrances. First, the Zenzes Home Fragrance in Ginger and Orange Blossom. Ang bango nito sobra. Ang bango pala kapag yung ginger scents. Ang bango pala. Basta parang calming siya. Parang nakaka-relax yung amoy niya. Para sa, basta na-addict ako sa amoy niya. Sobrang bango, sana naamoy nyo. Tapos, meron pa siyang kasamang essence ng orange blossom. Ang bango talaga. So, lagi ko itong ini-spray sa room ko. Tapos, yung last product na papakita ko sa inyo is the Zenzes Aromatherapy Linen Fragrance. Parang talaga siyang therapeutic talaga. And this is the Energize variant. And this is grapefruit and ginger naman. Maganda pala yung ginger na may combination ng mga citrus scents. Ang bango nito. Ito naman, lagi ko naman siyang, lagi ko naman siyang ini-spray sa mga unan ko, sa kumot ko, sa kama ko bago ako matulog. Kasi pag humiga ka, tapos naamoy mo siya, parang therapeutic siya talaga. Sobrang bango niya. So, hindi ko lang po sure kung ano yung price nila, kasi I got this from my PR kit lang when I attended the Zenzest event. So, I think that's it. Yun na lahat ng favorite products ko. Sabi sa inyo, medyo madami akong pinakita sa inyo kasi nga naipon na. Ngayon na lang ako ulit nakagawa ng favorites video. But I hope that you enjoyed watching this video. And again, lahat po ng information about these products na pinakita ko sa inyo, lalagay ko po yung sa information box sa baba, lalo na yung about sa mga price at kung saan sila nabili. Pero kung meron pa kayong ibang questions regarding these products that I just shared with you, of course, like always, you can comment below your questions. Please don't forget to give this video a thumbs up if na-entertain kayo at nagustuhan niyo tong video na to. And please don't forget to subscribe if you haven't yet for more videos like this, makeup tutorials, product reviews, vlogs, at kung ano-ano pa. And don't forget to hit that bell, yung bell button sa baba. Bell button? Belly button? Yung, basta parang yung icon na bell. I-click nyo yon para ma-notify kayo pagka meron akong mga bagong videos, kasi may glitch nga daw yata yung YouTube ngayon na hindi na lumalabas yung mga bagong videos ng ibang vloggers na pinagsubscriban nyo sa homepage nyo sa YouTube. Ewan ko kung bakit ganun. Basta, para lang ma-notify kayo, yun, click nyo yung bell na yon. So yun, thank you so much for watching this video. Sana nga po natuwa kayo. And I hope to see you in my next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!